Ang napakaliit na bansang ito ay minsan nang nagmula sa hirap, ngunit naging isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Paano kaya nangyari yun? Yun ay sa pamamagitan ng dumi o ipot ng ibon. At dahil sa biglaang pagyaman ng kanilang bansa ay tila bang nanalo rin sa luto ang mga tao. Dahil dyan ay nagkaroon sila ng malalaking bahay at bumili ng mamahaling mga sasakyan. Ngunit nakalipas lamang ang ilang dekada, ang dating pinakamayamang bansa ay nasa hanay ng pinakamahirap na bansa sa buong mundo. At ngayon, 70% ng bansa ay hindi na maaring tirhan at taniman dahil nasira na. Paano nga ba sila yumaman noon dahil sa dumi ng ibon? At ano kaya ang dahilan ng muling pagkalugmok nila? Kaya panoorin lang ang videong ito hanggang dulo upang masagot ang mga katanungang iyan. Kung inakala mong sa mga tao lang nangyari ang kwentong rags to riches ay hindi lang pala. Ito ay nangyari din sa isang bansa na nagmula sa isang mahirap na bansa hanggang sa naging pinakamayaman na bansa. At tulad din ng tao, ay may mga bansa ring mayaman na sana ngunit bigla na lamang bumagsak at naghirap muli. Ganito ang nangyari sa bansang Nauru. Galing sa mahirap na bansa hanggang sa yumaman ng gusto. At nung naging pinakamayaman na ay bigla namang naghirap muli. Ang bansang Nauru ay matatagpuan sa gitna ng Pacific Ocean. Ito ngayon ay mayroong populasyon ng mahigit 12,000 na katao lamang. Ayon sa mga naglabasang research galing sa mga scientist, ang bansang Nauru ay paboritong stopover ng mga ibon simula pa noong unang panahon. Sa loob ng ilang libong taon, ang isla daw ay nagsisilbing iputan lang ng mga ibon, lalong-lalo na ang ibon na seagull. At sa haba ng panahon at sobrang dami ng seagull sa Pacific Ocean na pumupunta rito, ay halos mapuno ang bansang ito ng napakaraming ipot. Hindi naman kasi kalakihan ang bansang Nauru. Sa katunayan, kayang lakarin ang buong bansa sa loob lamang ng 6 na oras. Dahil ang laki nito ay nasa 8.1 square miles lamang o nasa 21 square kilometers o mga 10% lamang kapag ikumpara ito sa isla ng Camiguin. Pero hindi lubos akalain ng mga mamamayan ng Nauru na ang masangsang na amoy na galing sa mga ipot ng ibon ay hindi pala perwisyo sa kanila. Bagkus, isa pala itong napakalaking biyaya sa kanila. Bakit nga ba yumaman ng gusto ang Nauru nang dahil sa ipot ng ibon? Isang araw may napadpad na mga manlalayag na Germans sa bansang Nauru at doon nadiskubre ng Germans ang isang bagay na makakapagpayaman ng gusto sa bansang Nauru. Dahil nga ilang libong taon nang umiipot ang ibon sa bansa, kaya dumami ng gusto ang phosphate sa lupain nila na galing naman sa ipot ng seagull o yung tinatawag na guano, na mayaman talaga sa phosphate. At 80% ng kanilang bansa ay mayaman sa phosphate. Ang phosphate ay isa sa pangunahing sangkap sa paggawa ng mga pataba o fertilizers. Napakalaki kasi ng demand ng phosphate sa agriculture industry sa buong mundo. Kaya ang resulta ay ang biglaang pagyaman ng Nauru dahil sila ang nangungunang supplier ng phosphate noon sa buong mundo. Taong 1906, nang magsimulang magkaroon ng minahan ang Nauru dahil nasa ilalim ng lupa ang mga magagandang kalidad na guano. Kaya sobrang laki ng kinita nila dito at kabi-kabila ang mga ginawa nilang minahan para sa pagkuha ng guano, na hindi nila namalayan na may masamang epekto pala sa kanila sa hinaharap. Noong 1968, ay naging independent ng bansang Nauru mula sa bansang Australia, kaya naging solo na nila ang kita mula sa guano. Noong 1975, ang kinita ng Nauru ay umabot sa $2.5 billion, o humigit kumulang 126 billion pesos. Kung tutuusin, ay labis-labis na ito para sa kanilang maliit na bansa na may 7,000 lamang na populasyon sa mga panahong iyon. Dahil sa biglaang pagyaman ng kanilang bansa, ang mga tao ay bumili ng mga mamahaling sasakyan at nagpagawa ng magagarang bahay. Halos lahat ng mamamayan dito ay mayroong 4 na sasakyan. Samantala ang kanilang gobyerno naman ay nagpatayo ng mga hotels, golf courses at maging isang paliparan para makapag-import sila ng pagkain galing sa ibang bansa. Dahil sa napakaraming phosphate na nakukuha sa bansa, kaya pagdating nung taong 1981, ang Nauru ay naging isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sila ay mayroong $27,000 GDP per capita, na kung saan ang Amerika sa mga panahong iyan ay nasa $14,000 lamang ang GDP per capita. Ngunit nakalipas lang ang ilang taon, hindi lubos akalain ng mga mamamayan ng Nauru na mawawala sa kanila ang lahat ng biyaya na dumating sa kanila. Ang muling paglugmok ng bansang Nauru.
Sa kalagitnaan ng 80s at 90s, ay unti-unti nang nauubos ang phosphate na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng pera. Dahil dito, ay nagsimula ng mangutang sa ibang bansa ang kanilang gobyerno, hanggang sa lumaki na ng lumaki ang kanilang utang. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanilang mga tao sa paggasta ng kanilang pera. Bukod dito, ay naging kurakot din ang kanilang mga leader. Ginamit ng mga politiko ang pera ng kanilang bansa para makapag-travel kung saan-saan man sa mundo. Halos lahat ng tao dito, maging simpleng mamamayan man o mga politiko, ay naglustay ng pera na ang akala nila ay hindi na ito mauubos. Noong unti-unti na silang lumulubog, ay humingi ng tulong ang kanilang presidente sa mga financial advisor ng kanilang bansa, na si Doc Meng. At alam nyo ba kung ano ang payo ni Meng? Magtayo ng isang teatro. At sinunod naman ito ng kanilang presidente. Nagtayo nga sila ng isang malaking teatro at gumawa ng palabas tungkol sa buhay ni Leonardo da Vinci, na umabot sa halagang $7 million o humigit kumulang 350 milyon pesos. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kumita ang teatro na ito at nagsara rin pagkalipas lamang ng ilang linggo. Sa puntong ito, ay lalo pang nalugmok sa hirap ang bansang Nauru. Noong 90s naman ay sumikat na sa mundo ang internet at gaya ng ibang bansa, ay nakakita sila ng potensyal para kumita ng pera sa internet. Pero sa halip na ipromote nila ang kanilang bansa sa internet at palakasin ang kanilang turismo para unti-unti silang makabangon, ay naglathala ang kanilang gobyerno ng mga advertisements at nag-o-offer ng investment opportunity para sa kahit na sinong may $20,000 na magtayo ng bangko sa kanilang bansa. Pero parang nakakabit na sa kanila ang kamalasan dahil lingid sa kanilang kaalaman. Ang nakuha pala nilang investors ay hindi naman talaga mga investors, kundi isang Russian mob. Ang resulta, sa halip na kumita sila, ay nanakawan pa ang Nauru ng mahigit $70 billion. Dahil sa mga maling desisyon, maling investments, korupsyon, at napakalaking utang ng gobyerno, kaya bumalik sa hirap ang bansang Nauru. Ito naman ang mga resulta sa hindi maayos na pamamahala sa Nauru. Ngayon makikita mo talaga sa bansang Nauru ang epekto ng hindi maayos na pamamahala ng kanilang gobyerno. 70% ng bansa ngayon ay hindi na matirhan. Maraming mamamayan ang nawala ng trabaho at ang edukasyon ay naapektuhan din. Dahil sa pagmimina, maraming lugar sa bansa ang hindi na rin mataniman ng mga pananim dahil nasira ng husto ang lupa. Kaya umaasa na lang ang mga mamamayan sa mga imported na pagkain na kadalasan ay galing sa Australia. Ang madalas nilang kinakain ay burger, pizza at spam, na alam naman natin na ang mga pagkain ito ay nakakasira sa ating katawan. Dahil dito ay maraming residente ang nagkaroon ng sakit sa puso, diabetes at obesity. Ayon sa mga ulat, ang Nauru ang may pinakamataas na porsyento na obese na tao sa buong mundo with respect sa populasyon ng bansa. At isa pa sa nagpapataba sa kanila ng husto ay kulang sa ehersisyo. Dahil imbis na lakarin na lang nila ang kanilang pupuntahan dahil sa liit ng kanilang bansa, ay sasakay pa ito ng kanilang sasakyan. At ayon sa ulat, ay kayang libutin ang kanilang bansa sa loob lamang ng kalahating oras kapag gumagamit ka ng sasakyan. Sa ngayon, ang bansang Nauru ay puno ng mga lumang minahan, maraming sirang sasakyan, at mga lumang malalaking bahay. Ang bansang sinuwerte sa ipot ng ibon at minsan ang naging isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo, ay isa na sa pinakamahirap ngayon. Kaya hanggang dito na lang muna mga higala at sana ay may nakuha kang aral sa video na ito at maraming salamat sa inyong panunood. Kaya hanggang sa muli at ingat ka palagi at God bless you.